Techies! Welcome back again sa aking Liz Tech Channel! So ngayon, in this video, gagawa tayo ng panibagong review at unboxing. Pero ngayon guys, it is quite different from what we usually have na review kasi this time guys, for the first time in Liz Tech Channel, magre-review po tayo ng laptop. Since marami sa inyo nag-request, Ate Liz, why not mag-review din kayo ng laptop? So guys, andito na nga ako, magre-review na for the first time ng laptop. And hindi perket first time kong mag-review dito is first time ko rin mag-handle ng laptop. Actually guys, marami naman din akong nahawakang laptop sa aking buhay. And nakita ko na no, kung ano yung changes or evolution ng laptop as the years goes by. And nagsimula yan sa makapal hanggang sa panipisan na nga ang nagsilabasan na laptop. Lalo na ngayon in this year 2020. Kaya nga excited ako guys. Kasi finally makakapag-share na naman ako sa inyo na isang panibagong laptop na release ng Huawei this year 2020, and this is Huawei MateBook X Pro. Diba? Bongga si Liz Tech. So, dumiretso na ako guys sa flagship talaga na level ng laptop. As a first time review, diba? So, ayan, never settle for less guys. So, excited akong i-share ang laptop na to. Kasi for sure naman in this new normal lifestyle natin ngayon, nangangailangan tayo ng laptop para sa ating mga job na hindi natin magagawa outside kasi nga dahil sa pandemic, right? So, I think perfect time dito guys na mag-unbox at mag-review ng isang laptop. So para magkaka-idea kayo, ano ba yung dapat natin hanapin when it comes sa laptop? So 'di ba, first is hinahanap natin dapat sana malaki yung battery kasi dapat hindi madaling malobat 'yan. Sana malaki yung storage, 'di ba? Kasi kailangan natin na malaki din yung storage ng isang laptop. Eh. Lalo na kapag ka mahilig tayong mag-store ng mabibigat na files, lalo na sa games, 'di ba? Game app, lalo na 'yan, ng mga high graphic apps. So 'di ba, kailangan din natin ng malaki-laking storage din. So marami din sa atin walang pake sa ganun, yung pake lang nila talaga is maganda yung disenyo, minimalist yung style, manipis, magaan, na pwedeng dalhin kahit saan. Oh well guys, I think this video is for you sa mga naghahanap ng mga ganung klaseng laptop. So excited na ako of course i-share sa inyo. Kaya naman, wag na nating patagalin pa ka, Techies. Magsimula na tayong mag-unbox itong bagong Huawei MateBook X Pro 2020. Techies, as you can see, andito na nga sa ating kamay si Huawei MateBook X Pro 2020. And sa packaging pa lang niya, makikita nyo na guys na pang malakasan ito. Premium na premium. Hard talaga yung box niya. And bago pa ito guys, sa packaging niya, meron pa siya talagang pinaka-box talaga. And ipapakita ko sa inyo, eto na siya guys. Eto yung itsura niya kasi nag-travel pa. So sa box niya, ayan, makita mo lang yung logo at yung brand ng laptop. And the Intel and the Huawei logos. Wala talaga masyadong details about the laptop. So, tingnan natin. Or the notebook. Goal nila talaga is disrupting the laptop industry in the Philippines. So, anyway, ayan, buksan na natin ka, Techies. So, makita nyo, iba yung style ng kanyang box, no? Kasi, pag ganyan siya, ipa-open mo siyang pataas. Ayan. So, kung makita nyo, as we open, makaka-elevate na agad itong laptop. So, hindi ka na mahirapang tanggalin siya kasi ma-elevate na agad siya. So, ayan, makikita natin agad, guys, si Huawei MateBook X Pro 2020. And, i-set aside na muna natin to para makita natin agad ang kanyang mga other accessories. And, inside of this, makikita mong meron tayong USB Type-C na cable. Ayan. From USB Type-C to another USB Type-C cable. Ayan, makikita nyo. And meron tayong 65 watts na USB power adapter. Ayan, so malaki-laki na rin yung kanyang watts, guys. 65 is not bad in a laptop. Pero originally, guys, meron pa itong kasamang warranties and the quick guide. Ayan, so nandito na tayo kay Huawei MateBook X Pro 2020. And tingnan na natin, guys, kung gaano ba ito kaganda. Ayan, so tanggalin na muna natin itong cover niya. Ayan.
So kung nakikita nyo guys, ang ganda ng space gray. Try to look at this Huawei MateBook X Pro 2020 guys. As you can see, I like its elegant metallic body. Ang disenyo niya is minimalist and very premium yung kanyang disenyo. So sa look pa lang niya guys, ma-amaze ka na. Pagaan lang din si Huawei MateBook X Pro 2020. Actually, yung thickness lang niya guys is 14.6 mm and yung bigat naman niya is 1.33 kg. So hindi din siya ganun kabigat. Eh di ba yung usual na naalam natin na laptops is mabigat and makapal. So guys, ito perfect to sa mga naghahanap ng manipis na laptop kasi ito si Huawei MateBook X Pro 2020, manipis lang po siya. Ayan. So, magaan, manipis lang po siya, comfy lang po siyang hawakan. Pwede mong ganyanin. Ayan, pack. Pwede mo ilagay sa kahit anong bag, basta kasya lang. Itong ganito kalapad. Ayan. So, guys, para sa akin, sa look pa lang niya, amazing na, premium na. How much more kapag malaman niyo guys, ang specification ni Huawei MateBook X Pro 2020. Ayan. So, mag-explore muna tayo sa kanyang look talaga, guys. Tingnan na muna natin ang kanyang mga button. Makikita niyo guys sa left side ng MateBook X Pro 2020 na meron siyang 2 USB-C support data, charging and display port, and meron din siyang 3.5 mm headset or microphone jack. And as you can see, meron din tayong light indicator. So guys, sa light indicator na to is malalaman mo na kung na-fully charge na yung laptop mo or hindi pa. Now, sa kanya namang right side guys, makikita nyo meron tayong USB-A 3.0 na port din. Gladly guys, kasi Huawei MateBook X Pro 2020, meron siyang USB-A na port din. Na another option naman para saksakan natin. Sa upper right side, meron po siyang button. And itong button guys is hindi lang to para sa turn on and off kasi fingerprint scanner na rin siya. Ilalapat nyo lang yung finger nyo. Pwede nyo nang ma-unlock itong Huawei MateBook Pro 2020. Ayan, maganda guys kasi meron siyang fingerprint scanner din. Meron tayong quad speaker guys. Ayan. And meron din tayong quad microphone. So yung nakagandahan sa kanyang look guys is hindi siya kasing magulo. Ito guys, napaka-simple ng aura niya. Parang ang linis-linis niya talagang tingnan. Yun yung napansin ko sa kanya. And makikita niyo dito ang kanyang touchpad with the multi-touch. Ayan, malaki yung touchpad niya guys. Ganda rin kasi full-size na rin yung backlit chiclet keyboard niya. Ayan, so maganda sa keyboard niya guys is yung spacing tama lang. So kung magta-type ka, hindi ka as in malayo yung travel ng kamay mo. Sakto lang guys. So ayan, maganda. And ayun na nga guys, excited na rin akong explore yung kanyang screen since tapos na natin tingnan yung kanyang mga ports, yung kanyang buttons. So napuntahan naman natin yung screen niya guys. Ayan, so as we open guys, wow! Ang ganda ng display ni Huawei MateBook X Pro 2020. Talagang palaban yung display niya guys. And nakikita niyong bezel-less na siya. Malaki yung screen. Actually, they said 91% daw itong screen to body ratio niya. Kaya pala ang ganda na kanyang screen. Ma-enjoy mo na siya. And kung napapansin niyo, wala siyang camera sa screen. Kasi guys, yung camera niya nandito naka-line up sa keyboard. Nasa first line, upper part, at nasa middle siya. Kailangan niyo lang siyang i-press para... Ayan, lumutang siya. Ayan. So, recessed camera yung style nila dito. So, tinago nila yung camera, which is good naman. Kasi, usually, di ba, yung mga cameras ng laptop or notebook is narito talaga yun belongs sa screen, sa upper part. Pero ngayon, guys, parang unique na yung design nila kasi nasa keyboard na, which is nice, di ba? Unique siya para sa akin. Ayan, yung screen po ni Huawei MateBook X Pro 2020 is 13.9 inches na po siya. And LTPS type na po siya. Or low temperature polysilicone. And meron siyang 3,000 by 2,000 na screen resolution with 450 nits. Ito na nga yung pinaka-the best na feature niya. Touch screen na rin siya, guys. So, hindi na siya yung normal na laptop na lagi nating nahawakan. So, guys, touch screen na si MateBook X Pro 2020. Parang, pak!
to the highest talagang level ng ating laptop, guys. Tinest-test ko yung kanyang screen, ayan. Soft touch lang talaga siya. As in, ang bilis talaga ng response. Ayan, makikita nyo kahit mag-scroll ka. Sensitive yung kanyang screen. Ang yung nakagandahan mo sa kanya, guys, is 10-point multi-touch na rin yung kanyang screen. And protected na rin to ng Corning Gorilla Glass. Kaya maganda na rin yung kanyang screen. Nakagandahan pa sa kanya, guys, is yung viewing angle niya is 178 degrees. So kahit pa nakaganyan na yan, sa pinakagilid ka na, makikita mo pa rin yung display niya. So ganun nakaganda yung viewing experience with this MateBook X Pro 2020. Ito nga pala, guys, yung NVIDIA control panel niya, version 441.20 na din, and GeForce MX250 and 10th gen Intel Core i7 processor na rin siya. Kateki is latest na yan kapag sinabi nating 10th gen. Isa na siya sa pinaka-latest talaga na processor in this year 2020. And malaki yung storage, 1 TB. So, pack, ganun na talaga ang level sa ating mga laptopan, guys, or sa mga notebooks na silabasan this year. And another thing pa na nagustuhan ko kay Huawei MateBook X Pro 2020, malaki na yung battery niya. Meron siyang 56 watt-hour na battery capacity. Ayan, so magagamit niyo siya in a maximum 15 hours, guys, sa mga normal usage lang. And sa mga video playbacks naman is 13 hours. Not bad na yun sa isang notebook or sa isang laptop. Ang ganun na span of time sa paggamit sa kanya. So para sa akin, na-impress na ako doon. And bago ko makalimutan, guys, isa sa top feature ni Huawei MateBook X Pro 2020 is meron na nga siyang Huawei Share and Huawei Ecosystem. So yung Huawei Share, pagka meron kang Huawei smartphone na NFC, is pwede mo nang i-connect yan dito kay Huawei MateBook X Pro 2020 and makakapag-transfer ka directly ng files or kahit ano pang mga documents na gusto mong i-transfer na less hassle, guys. Ayan, so makikita nyo na diretso na yun, no? Nasa screen na siya, pwede mo nang madrag agad para malipat mo kay MateBook X Pro 2020. Or ganun kagaling ang Huawei Share ni Huawei MateBook X Pro 2020, guys. Ayan. So another thing, when it comes to connectivity, Bluetooth niya is 5 na rin. So mabilis na connectivity na rin yun. And sa speaker niya, ayan, makikita niyo dyan sa clip na yan kung gano'ng kalakas kasi nga quad speaker na rin. And yung mic, you don't have to worry kasi quad microphone na rin siya, Kateki. So kahit medyo malayo-layo ka na kay MateBook X Pro 2020, is clear pa rin, no? Magkakaringgan pa rin kayo sa kausap. Ayan, so ayan guys, gumagamit na po ako ng front camera ni Huawei MateBook X Pro 2020. Ayun, so makikita nyo rin, guys, nest namin siya sa gaming, diba? Kasi yung iba naman bumibili ng laptop hindi lang for work, pero yung iba para gusto na lang may magamit sila para sa kanilang gaming. Ayan, sa gaming, guys, try kami ng mabigat na game like the Asphalt 9 dito kay Huawei MateBook X Pro. And try din kami ng Modern Combat 5 na game app. And ayan, makikita nyo, guys, sa first game, ay, ang ganda ng display, ang ganda ng graphic, mag-e-enjoy ka, walang ka-lags-lags ka, techies. Ang ganda niya talaga. Ang display talaga yung parang overwhelming. Alam niyo yun, parang kapag ka-handle niyo si MateBook X Pro 2020, tataas na yung standard niyo, guys, pagdating sa notebook or sa laptop. Kasi nga, ang ganda ng kanyang display. And 10th gen Intel Core na nga siya, i7 processor, tapos packed pa with 16MP na RAM. Ay, super ang ganda ng performance talaga, guys. And makikita nyo rin dyan sa ibang gaming app. And ayan, ang ganda rin ng gaming performance, guys. Malinaw, ang ganda ng graphic quality. Very smooth, walang kalags-lags. So kahit sa gaming, guys, maganda siya. Hindi ko nga lang siya masasuggest dun sa intensive talaga na graphic. Pero at least, guys, napaglaruan naman siya. So maganda, ay maganda yung gaming and maganda yung display ng screen, guys, sa akin dyan. And so nakita nyo na yung performance, yung specification ni Huawei MateBook X Pro 2020. So ngayon naman, itetest natin yung camera niya, guys. Ayan, guys, gumagamit na po ako ng front camera ni Huawei MateBook X Pro 2020. And medyo weird siya, guys, kasi nasa baba yung camera. So kailangan ka mag-adjust, of course, para magiging maganda yung angle mo. Ayan. So far, okay naman din. Pwede na rin, lava na rin. And
nagandahan kasi is nakatago siya. So, okay lang. Safe na safe. Ayun. So, ayun lang. At least, diba, nakita niyo na yung performance niya. So, okay na rin. Not bad na rin yung placement na camera. So, nawi-weirdohan na ako, no, sa angle. Yun na nga yung iniisip ko kanina. Paano yun? Pag nandito. Pero anyway, mas prefer ko yung ganito kaysa ilagay siya dito sa screen talaga. Kasi, alam niyo, hindi siya halataan, unique siya, and safety na rin para sa atin. So, yan na guys, nakita niyo na ang whole performance ni MateBook X Pro 2020. And masabi ko talagang the best na notebook ito this year 2020. Kasi nga, aside sa premium na at minimalist na yung design niya, manipis lang siya guys, magaan lang siya. So, kahit saan ka pumunta, carry-carry talaga to. And yung kanyang processor guys is again, isa na sa pinaka-the best na processor sa isang notebook or laptop. Kasi nga 10th gen. Intel Core i7 na rin yung processor niya, and malaki yung storage, 1TB. Yung battery guys, ang laki ng battery capacity, 56 watt hour, malaki na yun sa isang notebook. And ang kanya pang screen talaga guys, na 91% screen to body ratio. Magandang screen na yan guys, kasi bezel-less na siya, ayan. So yun, perfect yung design niya guys, okay. Maganda yung design, maganda yung processor, maganda yung kanyang performance, as in, mabilis, mag-transfer ng files, mabilis, yung speaker niya is loud na rin, ayun yung microphone din, maganda. Storage niya guys, malaki. And ayun, so ang tanong, magkano po ba si MateBook X Pro 2020? Ayan, si Huawei MateBook X Pro is nagkakahalaga po siya ng 119,990. Yes, Katekis, hindi po siya pwede sa mga naghahanap ng mga budget na laptop. Pero kung ikaw to naghahanap talaga ng almost perfect na notebook or should I say laptop, eto guys, masasuggest ko itong si Huawei MateBook X Pro 2020. Kasi nga, sa experience ko sa kanya, sa dinami-dami ng dumaan sa aking laptop, eto ako mas nag-enjoy. By the way, bago ako nagkaroon itong MateBook X Pro 2020, eto talaga yung ginagamit ko guys, si Huawei MateBook 13. And, ayun, maganda naman siya, kaso 8th gen pa siya eh. Gusto ko kasi yung mas malaki-laking storage at mas magandang screen. And para sa akin kasi, andito na yun lahat kay MateBook X Pro 2020, yung mga hinahanap, mas satisfied ako dito. Almost perfect na siya para sa akin na notebook na pwede mong gamitin anytime sa work mo, sa online class mo, or sa kung ano pa man. Pamatay oras, like maglalaro ka, pwedeng-pwede na siya guys. And so far guys, approve sa akin si Huawei MateBook X Pro 2020 in this year. Salamat ka, Teki, sa panonood na aking video. I hope na nag-enjoy kayo. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again till my next video. Bye!